grabe paspas makita na lang mo kana isulat diha sa Biblia mga isul na anagichay katumanan tanan usahay manghibaw ibang manhibo imutan na ako mga historians ini mga doctors in divinity mga isul nag watch out sila ano mga pakita po karun kung ikaw restuhan ang mga isul at after ka dapat abog sa Ginoong pagbalik sa Diyos makapalagang tayo para pabilin na matilpanan diyan sa Diyos. Pero ang pulang sa Diyos ang assurance sa tuwa. You're not in trouble. Sabihin ka sa Diyos, believe in God, believe in me. Tuo ka na ako, saling ka na ako. And sa sunod na sektari sa Ginoo, in my Father's house are many mansions. No? If you're going to tattoo mga exo, kung saan yung masabot aning time. Importante din kayo because it's happening today. Kung magpatulog-tulog pa kami Kristuhan ng mga Exxon, pariha ka kung the parable of the virgins na inimanawagan sila bilang lana. Time in the Old Testament, it is viewed prophetic and looks forward to the kingdom of heaven being restored by the coming of the Messiah. It is done. Nahita mo na siya. May pagkatao na, Messiah. It is viewed in the Old Testament. But in the New Testament, mga iso, ang oras, ang time, is viewed as apocalyptic. The kingdom initiated by Jesus but fully realized until His parousia at the eschaton or sa English pa, end of all things. Katapusan ng mga panahon. And this is the time that is about to come. And this is the time that we are preparing. And this is the time that the Christians, mga Iksoon, are hopeful. Kapagbalik sa Diyos, iyat ang mga plagan. Nga mga tinulanon, iyat ang mga plagan niya. Nagsimba sa kamaturan. Iyat ang mga plagan niya. Nagsimba sa Espiritu. Amen. But they are false before God. Wala ka dapat mabilan tayo ng Kristuhan ng mga Iksoon. Amen. Doing your job, sa gishare pa ni Ma'am Ruta, na yung mga challenges ko nang namon ka ba? Pagdating na gishare niya sa kuwa, wala yung acting ko. But then again, after that, siguro, seconds lang, ang revision sa Diyos, ang pulong sa Diyos, yung din nga. Ipiputan mo na ko ang position. Musugot mong saling leaders mo. Hindi na buot ang gusto na ito. Revenge is not ours. It is the Lord. And while reactive ka sa siya situation mga Iksoon, punahon na ako yung mga nagdalang kasabansagol sa Ginoo. Amen? Muna na, hindi, kayo galing. Kayo galing pa rin mo tayo pangawal ka na yung mga amigo. Hindi na ka makapil sa mga grupo na nabilong ka sa una tungkol kayo. Wala ka tayo kay Parr. Ang bawal na sa kaigana kung kayo nahi naman ang imo mga pagkakuna ng Exxon. Amen. No? Ikala po ang encouragement sa pulong sa Diyos. Padayo ta. Revelation chapter 3 verse 2 to 3 dahil ka ng pulong sa Diyos. Pag matapog ni una ang nahihiling ang nahihilin na hapit na mamatay kay wala ako'y makita na hingkit sa imong mga buhat. Ang tubangan sa akong Diyos, busa, hinumdumi ang imong dadawat o gadumog. Tumana kini o paghinulsol, kay kung dilit ka man magmata, muhana ako sama sa kawatan o dilit ka manibalo ang takna o sa akong pag-abot. Pag-anha ng imong. No? This is a reminder mga Exxon na during the preparation time while we are waiting for the Christian journey for God, ang mabalik Exxon is dapat aktibo ang Kristuhan nun. Ukting ang imong nabatunan, ikinabuhi ang imong nakakunan, pasalamati ang Diyos sa tanang panahon kung mabinan tayo sa mga panitabo. Nga naman, kayo nga ang pulong sa Ginoo na mabalik siya kasama sa sakawatan na ginagawa ng Kristuhan.